Hi guys, welcome back sa channel ng mga solid na matigas. Andito ako muli para sa isa na namang mahalagang information about sa spam or likely spam sa ating comment section sa ating mga channel. Tatalakayan natin ito guys para maiwasan, dahil sayang talaga ang mga effort, especially sa ating maliliit na vlogger. Request din ito ng isa nating katigas na si ang pangalan ng kanyang channel ay Discarding Basic. Ayan po ang kanyang channel. So shout out sa itol para sa ikaw nag-request nito na talakayin natin. So salamat sa request mo. At mamaya may shout out din ako. At guys, please, kapag manunood po tayo ng tutorial tulad nito, huwag po natin na sayangin. Tapusin natin ang video para sa ating lahat ang ikabubuti nito. Okay? Tara, samahan nyo ako. Understand spam. Pero bago ako magsimula guys, disclaimer muna, ang mga info na ibibigay ko ay hindi sa akin. Kaya nagsuri lang din, nagbasa-basa ako para maunawaan at maibahagi sa inyo. Ano nga bang spam comments? Guys, kung tayo ay maliit na vlogger pa lang at konti pa lang ang comment na ating nakukuha, mas maigi na i-delete na natin mga comments na sa tingin nyo ay spam. Tulad ng anong comments ba? Yung mga words na tulad ng sub to sub or hug to hug. Gas-gas na po yan kay YouTube guys. Sikapin na malinis ang comment section kung tayo ay nagsisimula pa lang. Kung ang channel nyo naman ay malaki na, eh, pwede nyo na itong baliwalay na parang wala lang. At guys, maya-maya lang ipapakita ko sa inyo kung anong saan ito makikita at kung paano natin ito, kung ano ang mga dapat natin gawin kapag mayroon tayong mga spam comments. Okay, bakit ba ito nangyari? Bakit may spam? Guys, mga dahilan. Maaring ang isang nag-comment sa iyo ay maaring mga salitang ginamit niya ay paulit-ulit na niya ginagamit sa iba pang mga video. Kaya ma-detect ito ng YouTube at mapupunta sa spam. Or basta na lang siya nag-comment sa isang particular na video at hindi man lang nanood ito at least sa 3 minutes. Kahit mag-subscribe pa siya, si YouTube na mismo ang mag-aalis sa kanyas at mababasura lang ang effort niya. Kaya mahalagang gawin ng tama. Manood at least 5 minutes pataas or maigi tapusin ang video kung hindi naman masyado mahaba. At pagkatapos, doon pa lang, pwede nyo na i-like yung video, pwede na kayo mag-comment, pwede nyo i-share, pwede na kayong mag-subscribe. Okay, may control ba tayo dito or may magagawa ba tayo dito? Yes guys, of course, as uploaders, malaki ang magagawa natin sa mga spam na ito. Ngayon, ipakikita ko na sa inyo kung saan ito makikita at ano ang mga dapat nating gawin. Kaya tumuto kayo guys. Punta lang sa YouTube studio natin yan. Tapos click nyo yung tatlong guwit na yan. Tapos yung comments, click nyo. Sundan nyo lang arrow guys ha, para madali kayong makasunod. Tapos yung maliit na yan, click nyo yan, yung arrow na yan sa itaas. Tapos held for review, click nyo. So ayan, andito na tayo sa mga comments na held for review. Explain ko muna isa-isa yung mga apat na symbols na yan ha. Una, itong check na ito. Kung sa tingin nyo guys, okay ang comment, click nyo lang yan at papasok na yan sa comment section. Secondly, yung trash can, alam na natin yan eh. Delete yan. Kung sa tingin natin spam ang comment niya, i-click nyo lang yan at mababasura na yan. Thirdly, yung plug. Click nyo yan kung gusto ninyo i-plug or mark as spam. Pero guys, ingat kayo sa paggamit nito dahil pag mali at maabuso ang paggamit nito, kayo naman ang siguradong babalikan ni YouTube. So, ingat din ha. At lastly, yung panghuling symbols na yan. Guys, kung gusto po ninyong i-hide yung channel nyo sa user na yan, i-click nyo lang yan at hindi na kayo makikita. So, ayan po yung apat na kahulugan ng mga symbols na yan. Tapos, ipakikita ko naman yung mismong sample kung paano natin ito gagawin. Okay, reviewin natin yung kanyang comment. Sabi niya, subscribe also my YouTube channel. So, ayan guys, alam natin na bawal po yan kanyang mga comment. Bawal po babanggitin na subscribe.
sub to sub. So kuan, di-delete po natin. I-click mo lang yung trash can guys at para ma-delete na po yan. O si pang pangalawa, reviewin din natin. Sabi niya, nice one, just started mine. Hope you can also support. Pero meron siyang iniwan ng link dito. O, sa ating pagkakalam guys, bawal po yan. So remove natin. Yan. So tatandaan din natin guys ha. Kaya po nilagay ni YouTube yan dyan. Dahil meron po tayong karapatan i-review ang mga comment na napupunta sa help for review at likely spam. So dapat naiintindihan po natin yan. Naman na isang comment na sarap magpigiri dyan, isa lang siya, ganda naman ng bahay. So yan mga ganyang comment, okay lang yan. So i-check nyo, i-approve ninyo sa tingin nyo hindi naman siya spam. Next, mapunta naman tayo sa likely spam guys. Pero ipapaliwanag ko muna kung bakit may likely spam. Nangyayari ito guys kasi ito na po yung mga comment na automatic na na-detect ni YouTube na meron siya mga ginamit na mga salita o paulit-ulit niya na ginamit at sa tingin din ng YouTube na may mali doon sa comment. Pero bakit na pupunta ito dito? Siyempre bakit binibigyan pa rin tayo ng karapatan ni YouTube na reviewin kung i-approve ba natin o i-delete natin o i-mark natin at spam. Nasa atin pa rin ang control list. Pero kung gusto natin mas malilis ang comment section natin, tanggalin na lang natin. Tapos itong isa reviewin natin, bagong kaibigan po, sana mabisita mo rin ang bahay ko, salamat. So ito guys, napunta ito sa likely spam dahil maaaring na-detect na ni YouTube na paulit-ulit niya na ito ang ginagamit. So it's better to remove it na lang. Okay, isa pang isa example guys, last na example to, then may shoutout pa ako. Sabi niya, wow, you did a great content, I like it. Dito na ako may friends na kulayan ko na bahay mo, ay balik na lang. So mukhang okay naman to guys, pag ganyan, approve nyo na lang. Ayan po. Okay, shoutout tayo guys. Shoutout kay Federal Post TV. Sabi niya ako, paki-shoutout, kabayan, fanbase in Canada. So, salamat sa iyo Federal Post TV sa nalalagang manonood. At supportahan lang tayo. So, meron tayong fanbase sa Canada. Shoutout sa iyo, Tol. Tapos, shoutout din kay Anak Magindanao. Ang galing bro, salamat tips ah. At pa-shoutout naman, idol. Keep laging bro, so salamat din sa iyo Tol. Palagi ka rin sana manood every time meron tayong vlog. Tapos last na shoutout kay Roy Bikes Vlog. So Roy, ito sinatout na kita. Salamat din sa pag-shoutout mo sa akin nung nakaraan sa huli mong post. At pag nag-online ka, sana mapanood mo ito. So sa inyo guys, sa lahat din ang gusto mag-shoutout, mag-comment lang po kayo. At ipopromote ko po kayo dito sa channel ko. Guys, tumasin natin po, panoorin po ninyo sila, mayroon po silang mga content. At huwag niyo po nga kalimutan mag-subscribe guys. I-like niyo na rin, comment kayo, pakishare na rin po pag mayroon kayong time. Tapos isa din sa pinakamahalaga, huwag niyo kalimutan nga i-on ang notification bell para pag may bago po akong content, ayan po, mano-notify po kayo. Tapos para hindi sabihin na mas madali niyo nga ma-reach out yung aking mga video. Okay guys, hanggang dito na lang po. Sana natulungan ko kayo muli. Magpapaalam na ako. Until next time, God bless us all. I'm out.